Nagawan ka na ba ng masama ng ibang tao? Paano kung kapamilya mo ang gumawa ng hindi maganda sa'yo? Magtatanim ka ba ng galit sa kanila? O pipiliin mo intindihin na lang sila? Isang magandang gabi po sa lahat ng tagapakinig ng inyong YouTube channel. Isa po ako sa inyong masugid na tagapakinig. Hayaan niyo sana na ibahagi ko ang kwento ng aking buhay para kapulutan ng aral ng iba. Itago niyo na lamang po ako sa pangalan na Hilary. Nag-iisang anak lang ako ng aking mga magulang. Wala na akong kinagisnan na ama dahil ang sabi ni mama ay hindi siya pinanagutan nito nung pinagbubuntis pa lang niya ako. Kasama ni mama sa pagpapalaki sa akin, si Lola Feli. Kaya lang, nung ako'y teenager na, ay nagkaroon ng bagong karelasyon si mama. Hindi sang-ayon si Lola sa pakikipagrelasyon nito kay Tito Danny. Pero sabi nga, walang makakapigil sa isang pusong nagmamahal. Kaya nagdesisyon si mama na sumama kami kay Tito Danny. Pero pinigilan ni Lola na isama ako ni mama. Nung una, ayaw pumayag ni mama. Ngunit di nagtagal, pumayag na rin ito para daw may kasama si Lola sa bahay. Tuluyan na nga nagsama si mama at Tito Danny. Samantalang ako ay naiwan sa piling ni Lola Feli. Okay lang naman sa akin yun, kasi close naman kami ni Lola. Para sa akin, the best na Lola siya. Lumipas ang isang taon, nung una ay lagi pa ako binibisita ni mama. Pero di nagtagal, ay padalang na ng padalang. Hanggang dumating sa punto na kahit tawag o text, hindi na nagawa ni mama. Minsan, naisip kong puntahan nito, pero pinaalis lang agad ako nito. Hindi ko alam kung bakit. Dahil dun, sumama ang loob ko sa kanya. Naisip ko na baka hindi na ako mahal nito dahil may bago na itong pamilya. Umuwi ako noon na mugto ang aking mata. Pagpasok ko ng bahay namin, ay nakita ko si Lola Feli na nananahin. Pinati ako nito. Apo, kamusta lakad mo? Kamusta mama mo? Tanong niya sa akin. Hindi naman ako sumagot. Dahilan para itigil ni Lola ang pananahi at tingnan ako muli nito. Doon na niya nakita na mugto ang aking mata. Oh, apo, bakit? Ano nangyari sa'yo? Pag-aalalang tanong ni Lola sa akin. Si mama po kasi, parang hindi na niya ako mahal. Hindi man lang niya ako kinamusta nang makita niya ako. Pagkos, ay agad niya akong pinaalis. Sabay patak ng luha ko muli. Huwag ka na umiyak, apo. Sabi ni Lola. Sabay yakap sa akin. Simula nun ay naisanay na ako na si Lola lang ang kasama ko at wala nang pakialam sa akin si mama. Nasa kolehiyo na ako nang may hindi ako inaasahan na mangyayari. Namatay si Lola. Sobrang lungkot ko ng mga oras na yun. Naisip ko pa nga nun na magiging mag-isa na lang ako sa buhay. Pero umuwi ang panganay na anak ni Lola na nagtatrabaho nun sa ibang bansa. Para siya na ang mag-asikaso ng naiwan ng business ni Lola dito. Mayroon kasing isang patahian ng damit na naiwan si Lola. Masaya naman ako dahil sabi ko ay may makakasama na ako. Ayoko naman kasi kay mama. Ayoko na isiksik ang sarili ko sa kanya o sa kanila. Nalaman ko din kasi na hindi pala ako tanggap ni Tito Danny ang kinakasama ni mama. Kaya ganun na lang pala kung paalisin ako ni mama nun. Kinalimutan na niya ako para sa lalaki na yun. Nang unang makita ko si Tita Hara, ay buong akala ko ay mabait ito tulad ni Lola. Yun pala ay nagkamali ako.
Sa unang linggo pala ng aming pagsasama, ay naramdaman ko agad ang kagaspangan ng ugali nito. Maraming kasing utos ito, palagi na akala mo isa lang ako nitong katulong. Okay lang naman sa akin yun, pero sana sabihin niya na maayos. Kaso hindi eh, madalas na nakasigaw ito sa akin. Hilary, ano ba? Hindi ka pa tapos yan? Marami pa doon na gawain. Napakabagal mo talaga. Pagong ka ba? Sigaw nito sa akin. Tita, katatapos ko lang po sa isa niyong utos. Sagot ko naman dito. Aba, sumasagot ka pa. Bastos ka talaga na bata ka. Sigaw muli nito sa akin. Sa tuwing ganun si tita sa akin, ay nagtatagang kawali na lang ako kasi pag sumagot pa ako ng sumagot, ay kung saan na naman mapupunta ang usapan. Palagi din kasi sinasabi nito na kawawa ko dahil iniwan ako ng sarili kong ina at pinagpalit sa lalaki. Sa usapan na ganun ako, umiiwas. Kasi sa totoo lang, nasasaktan ako. Hindi lang sa pagsusungit si tita hara magaling. Minsan ay napagbubuhatan na rin ako nito ng kamay. Lalo na sa tuwing galit ito. Para bang wala na akong ginawang tama. Parati na lang akong mali sa paningin niya. Dinis ko ang lahat ng ginagawa niya sa akin. Kasi kapalit nun ay ang pagpapaaral niya sa akin. Lumipas pa ang mga taon. Nasa ika-apat na kolehiyo na ako. Mas lumala pa ang kagaspangan ng ugali ni Tita Hara. Lalo pa niya ako pinapahirapan. Nandun na paglalabahin niya ako na sobrang dami. Tapos paplansyahin ko pa. Dapat matapos ko pa ng isang araw na yun. Minsan ay nagre-review ako sa bay ng pamamalansya. Pinatong ko ang plansya sa damit habang inaantay na uminit ito. Di ko na malayan, nakatodo pala ang power ng plansya. Sa kasamaang palad, nasunog ko ang damit. Galit na galit si tita sa akin ng oras na yun. Hindi niya ako pinakain ng hapunan. Hindi ko alam kung bakit ganun sa akin si Tita Hara. Iniisip ko na lang siguro dahil matandang dalaga siya kaya ganun siya. Hindi ko naman nila lahat. Siguro yung iba katulad ka ni Tita Hara. Palagi ko kinakausap ang sarili ko nun. Na konting tiis na lang Hilary. Bulong ko sa sarili ko. Isang gabi, sa di ko alam na dahilan, ay pinalayas ako ni tita. Inahagis nito ang mga damit ko sa labas ng bahay. Lumayas ka dito, hindi na kita kailangan! Sigaw nito sa akin. Bakit po tita? Ano po problema? Tanong ko naman dito. Wala! Sa gusto ko lang lumayas ka dito. Tugon nito sa akin. Umiiyak akong tinahak ang daan papalayo sa bahay namin. Hindi ko kasi maintindihan si Tita Hara kung bakit ganun siya sa akin. Wala naman akong ginagawang masama dito. Dahil sa wala akong alam na pupuntahan, kahit na ayoko ay kila mama ako nagpunta. Pinatuloy ako nito pero sabi ay ngayong gabi lang daw. Kailangan bukas ay umalis na ako dahil dadating na si Tito Danny. Hindi pwede na mag-aabot kami. Kinabukasan nga ay umalis ako na hindi alam ni Mama. Dala na naman ang sama pa rin ng loob dito. Pakiramdam ko nun ay mag-isa na lang ako sa buhay. Walang kasama, walang karamay. Hindi ko nun maintindihan ang buhay. Bakit ganun sa akin ang pamilya ko? Di ba dapat sila ang nag-aaruga at nagmamahal sa akin? Pero hindi. Sila pa ang nananakit sa akin. Kinailangan ko ipagpatuloy ang aking buhay. Humanap ako ng maliit na apartment na mauupahan. Buti na lang ay may kaunting ipon ako. Naganap din ako ng part-time job noon para pang tustos sa pag-aaral at pangkain ko. Iniisip ko nun
kailangan ko magtapos ng pag-aaral para mapakita ko sa mama at tita ko na kinaya ko kahit wala sila. Mabuti na lang ay natanggap ako bilang isang service crew sa isang fast food chain. Sa huling taon ko sa kolehiyo ay mahirap ang aking pinagdaanan. Sa umaga, papasok ako sa school. Pag-uwian na, diretso na ako sa trabaho. Gabi na matatapos ang shift ko. Madalas, di na ako nakakain at parating pagod. Lahat ng yun ay tiniis ko para sa pangarap ko na makatapos ng pag-aaral. Mabuti na lang ay mabilis na lumipas ang taon na yun. Pagka-graduate ko ay agad akong naghanap ng bagong trabaho. Yun akma sa aking tinapos. Natanggap ako sa isang kumpanya. Sa trabaho ko, ibinuhos ang lahat ng aking oras. Kaya nang makaisang taon ko sa trabaho, ay napromote ako agad sa isang mataas na posisyon. Maayos na ang buhay ko, pero kahit na ganun, ay parang hindi ako masaya. Parang may kulang. Alam nyo na kung ano. Wala akong pamilya na kasama. Wala na rin kasi akong balita pa kay tita. Si mama naman ay pinuntahan ko nung isang araw. Pero ganun pa rin siya nang pakitungo sa akin. Hanggang isang gabi, may natanggap akong isang tawag mula sa kaibigan ko ng kapitbahay ni tita. Sinabi nito na may sakit daw si tita. Walang nag-aalaga at mag-isa lang. Pinag-isipan ko pang mabuti kung pupuntahan ko ba si tita. May bumubulong kasi sa akin. Sabi ng isip ko, bakit ko pa siya pupuntahan samantalang pinalayas nga niya ako. Pero sabi ng puso ko, mali na magtanim ako ng galit sa kanya. Pamilya ko pa din siya. Ilang araw din ako na nag-isip hanggang humantong ako sa desisyon na puntahan si tita. Pagpasok ko sa bahay ni tita ay nahabutan ko ito na nakaupo lang sa sofa at ang laki na ng pinagbago ng katawan nito. Bagsak na ang katawan ni tita at sobrang payat. Noong una ay pinalayas ulit ako nito. Ano daw ang ginagawa ko dun? Pero sa pagkakataon na ito ay hindi ko siya sinunod. Sa ngayon ay magkasama na ulit kami ni tita sa isang bubong. Ako ang nag-aalaga sa kanya. Ako ang kasama niya sa pinagdadaanan ng sakit. Nalaman ko na may cancer si Tita Hara. Wala na kasing ibang mag-aalaga dito dahil wala naman siyang mga anak. Sasabihin siguro ng iba dyan. Ang tanga ko kasi pagkatapos akong sakta ni Tita noon at gawa ng di maganda, ito pa rin ako, inaalagaan siya. Hindi na ako magmamalinis. Naisip ko din nun na hayaan na lang si Tita Hara. Kaya lang ayoko. Ayoko maging katulad ni Tita. Ayoko gumawa ng hindi maganda sa iba. Dahil kapag ginawa ko yun, wala na kaming pinagkaiba. Saka kahit balik na rin ko pa ang mundo, pamilya ko pa din siya. Kahit paano, nagpapasalamat din ako sa kanya. Kasi isa siya sa dahilan kung ano at nasaan ako ngayon. Kung bakit ako naging matatag sa buhay. Kung bakit ako nagsumikap. Saka, wala naman mabuting maidudulot kung magtanim ako ng galit. Humingi naman na ng kapatawaran si tita sa akin. Sapat na yun. Kami ni mama ay hindi pa rin ayos. Pero kung sakali magkaroon kami ng pagkakataon para magkaayos din, ay hindi ko yun papalagpasin. Payo ko lang sa mga katulad ko na nagawa ng hindi maganda ng kapamilya nila. Huwag kayo magtatanim ng galit sa kanila. Dahil sa huli, kayo din ang mahihirapan. Mahirap mabuhay ng may bitbit na sama ng loob. Siguro, sasabihin nyo, madali lang sabihin sa akin yun. Kasi iba-iba naman tayo ng pinagdaanan. Alam ko yun, pero natutunan ko na tama ang kasabihan na lahat ng bagay may dahilan. One day, malalaman mo din yun.
palagi ka lang magdadasal, humingi ng tulong at gabay sa Diyos. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Sana'y minapulot kayong aral. Lubos na gumagalang, Hilary.